Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. And kahapon po'y birthday ni Kenneth C. Teen, July 12. Yan. Happy birthday, Kenneth. Alright, Brad Jeff, good morning. Hello, good morning, Ted, and of course, good morning, DJ Chacha. Ayan. Umaga. You woke up like that, yun. Brad Jeff? Oh. Hindi, I'm on my way to the office na pagkatapos na itong segment natin. Yan. Okay, but you look so really familiar. Johnny Delgado on the line. Medyo, ano. Yan. Medyo, nangayayat lang ng kaunti, no ha? Nangayayat, ano? Nang kaunti. Sige, so Brad Jeff, go ahead. Good morning. Maraming nag-aabang nito, ha? Si Paring William, tsaka si Maring Yoli. Inaabangan to si Paring Edward din, tsaka si Maring Helen. Inaabangan din to. Si Ma'am, ha? Aida Chua, inaabangan din to. And of course, ha? Si Manong Toots at si Ma'am Dina Aquino, inaabangan din po itong ating Daily Brad. At ni Consul Joe Asad, laging inaabangan ito. Okay, salamat Brad Jeff. Good morning. Wow. Good morning, Ted. Alam mo, kahapon pinag-usapan natin yung naging dagok sa buhay ni Job. And tuloy lang natin. Alam natin, daing namatay. 10 anak, ari-arian, mga servant. Pero nanatili siyang tapat. Kaya nga, tanong ko kay Job, how to be you po? Yun, ano? Pero anong ba, Ted? And siya, hindi doon nagtapos yung paghihirap ni Job, ha? After nun, binigyan pa siya ng matinding karamdaman ni Taneng. For whatever reason, God allowed it, okay? Tinagtad ng, sa verse 7, excuse po sa mga nagbe-breakfast, nagnanaknak na sugat yung buong katawan niya mula ulo hanggang talampakan. Katindi na to, sobrang sakit ng kanyang pinagdadaanan. Alam mo, Ted, ang nabuhay lang, yung misis niya. Kalain mo yon, sinabi sa kanya, ha? Mananatili ka pa bang matuwid, Job? Sumpain mo na ang Diyos mo, and then die. Mamatay ka na, sabi ng galon. Ang tindi na advice ng wife niya, no? Curse mo na lang si God and then dead ka na, di ba? Pero ito'y sagot ni Job sa Job 2 verse 10, okay? Pakita mo, Mitch. Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi, okay? Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Ang ganda, no? Ted, minsan kasi nga, yun nga sabi ko, ang tingin natin kay God, Santa Claus or Genie, lumalapit tayo pag may kailangan. I don't know, baka ako lang naman to, hindi naman yung mga nanonood. Pero sometimes, I caught myself na ganun eh. Mas malapit ako kay Lord pag may hinihiling. So sometimes, I don't know, mabait lang talaga si Lord. Tanggap naman niya yon, nakaramihang tao, tumalapit lang pagkailangan siya. Pero hindi po dapat ganun. Gayahin natin si Job na mag-worship. Anyway, Ted, ang focus ko lang ngayon yung tatlong kaibigan niya dahil makaka-relate tayo rito. Dumalaw yung tatlong friends niya, si Eliphaz, si Bildad at si Zophar. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang i-encourage ba, makiramay. Sa sobrang awa nila nung nakita, ito lang ginawa nila, umiyak, pinunit yung damit, umupo sa tabi ni Job for 7 days. Ni hindi binuka yung bibig. Alam mo, Ted, sa daming namatay ngayong pandemya na to, nakikita mo lagi yan, kung may Facebook ka, puro may kandilang itim yung profile pic. Yung mga numbers, naging personal na, kilala mo na ngayon, may mga pangalan na yung mga namamatay. Hindi tayo makakaiwas na makiramay. And sometimes, the wisest thing to do po pag nakikiramay is just, i-shut lang natin yung mouth natin and just console the person, just be with the person. Malaking bagay po ang presensya. Kaya itong tatlong kaibigan ni Job, initial reaction nila, they mourn, umiyak sila, pinunit yung damit as a sign of empathy and sympathy, at sila po'y naupo for 7 days and 7 nights. Na walang sinasabi. Kaya Ted, gusto ko lang encourage yung mga may pinagdadaanan ngayon. I hope po meron tayong mga kaibigan na pwedeng makiramay sa atin at ang presensya nila will be enough. At tayo po naman na nakakaranas ngayon ng mga parang kaaluan sa buhay. Humanap po tayo ng mga taong may encourage ba natin. Maring hindi namatayan, pero yung naghihikahos. Minsan, padala mo ng GCash, walang kaabog-abog, bigyan mo ng 2,000 para si DJ Chacha, namimigay na lang ng 2,000, walang kaabog-abog. Just be generous and look for ways on how to help other people, lalo na ngayong panahon ng pandemya, marami pong nangangailangan. Kaya gayahin po natin yung tatlong friends ni Job, nakiramay, umupo, hindi nanise, walang sinabi, at sinabi at naupo lang at sinabi, at
nagbigay ng encouragement. Ako po'y magdarasal ngayon sa mga taong may pinagdadaanan at sa mga taong may lakas para po humanap ng mga taong may encourage. Lord, alam namin na mahirap po ang sitwasyon ngayon. Maraming naghihikahos, nahihirapan, nakikibaka sa buhay. Lord, dinadalangin ko naman ngayon yung mga taong medyo nakakaalwa ba, yung medyo nakakarao sa apang araw-araw. Lord, maging sensitive sila na during this time, kailangan talaga kaming magkapit-bisig. Humanap ng mga kamag-anak, kaibigan. Minsan nagbabrowse lang sa Facebook, hindi namin kailangan maghanap. Makikita namin na may namatayan, may nasa ospital. Lord, bigyan niyo po kami ng pusong matulungin. At huwag lang isipin niyo sa aming sariling kapakanan. Tulungan niyo po kami maging sensitive sa mga taong nasa paligid namin in helping other people as well. And sabi mo nga salita mo, it's better to give than to receive. Mas blessed po yung tumutulong dahil kami unang-una ay blessed na rin. Tulungan niyo po kami maging sensitive. In Jesus' name, amen. Amen. Lord, muli po kaming dumudulog sa inyo ngayong umagang ito ng Martes para po pangalagaan ninyo si Pastor Jeff at ang kanyang pamilya at lahat po ng mga lingkod ng simbahan na ngayon nga po ay nagmi-mission na ngayong araw na ito ng Martes. Lord, always keep them protected against COVID-19 and keep them safe always. And Lord, sa mga nakikinig po ngayon sa amin na may hinaharap po na kapansanan, karamdaman, Panginoon, hindi po namin ito iniisip bilang karma o parusa po sa amin. Panginoon, i-guide po kami na ito po ay aming pong tanggapin bilang patunay na kayo po'y kayang gumawa ng himala. Lord, we say amen. All of this and we ask all of this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. All right, Brad Jeff, Tuesday morning, may office ka, no? Kapag Martes, inaabangan din to ni Ate Nati Ocampo araw-araw actually. Ni Nati Ocampo Versosa. Oo, sa dyan nice. Sa Paranaque. Good morning po, Ate, and thank you ho sa inyong patuloy din po yun. Na pag-sabay sa atin pong mga panalangin. Brad Jeff, nabanggit mo rin kanina, no? Yung itong mga pinagdaanan ni Job kasi kung minsan... Ako meron din akong kaibigan na naharap no sa pagsubok, kalusugan. Ang iniisip mo, karma ba ito? Ano bang ginawa ko? Ba't ba nangyari sa akin ito? Tama. Opo, sometimes tingin mo pinarurusahan ba ako? Parang parang si Fatima Soriano, minsan ko siya natanong din, ipinanganak siya, walang paningin, tapos may problema pa siya sa kanyang sa kanyang kidney. So ang tanong nga, ang tanong nga pinarurusahan ba? Bakit? Oo, yung kanyang mga magulang. Di ba? Parang yung lumapit, yeah. Di ba? Kung lumapit kay Jesus doon sa palengke at meron siyang merong isang magulang na dala yung anak na bulag. Oo, at sabi, Panginoon, bigyan mo ng paningin ng sino may kasalanan? Oo. Sino ba ang may kasalanan nito? O, ang kanya bang mga magulang? Ito ba ay parusa ng Diyos, di ba? Brad Jeff, yun lang ho ang atin. Huwag ko tayong maubusan ho ng ating panalampalataya. Definitely. Lahat tayo ho may pasang krus. Maganda tayo yung sagot ni Jesus doon para kumpleto yung kwento mo. Kasi nga, minsan may mga tanong tayong ganon. Sabi, sino may kasalanan? Yung magulang ba o yung bata? Sabi ni Jesus sa instance na yon, neither, wala. Pero just to show the power of God. Parang pagka kasi nagpagaling si Jesus, pinapakita niya na he is above sickness. And na itong lupa na to ay temporary lang. Hindi po ito yung ultimate destination natin. Kaya huwag tayong masyadong parang puro good times lang sa lupa. Ay mga disciple po ay kinamatay. Puro martir karamihan sa kanila. So, tsaka doon sa mga nagkakaroon po ng anak na may problema po, may kapansanan. Problema. Opo, alam niyo habang buhay mo aalagaan, alam niyo 'yon. Meron din ako mga nakakausap na ganoon, Na binigyan siya ng ganoon na pagsubok. Kaya nga pati bayan. Tama. Opo, ng pananampalataya. So today, this morning, we say, Lord, we trust, we believe, and we surrender everything sa inyo. Amen. All right, Brad Jeff, so again, thank you ha. We'll catch you, wala ko bukas, no? Si Lord ang iyong makakasama. At saka si DJ Chacha. Yun, ibang mix to, ibang tambalan to. Oo. Okay, kasi hindi daw kailangan ng
caregiver ni baby. So, nandito ako bukas, Pastor. Ikaw ba, Brad, nakadalawang dose ka na ba? Tapos na, matagal na. Dalawang buwan na, Ted. Nakalipas. Congratulations! Pero ano pang bakuna mo, Brad Jeff? Sinovac din. Ayun. Okay, Sinovac. O sige, so, wala ka namang balak mag-abroad. Pero wala pa akong booster. Wala pa akong booster, Ted. Okay, sige. Wala ka namang balak mag-abroad eh. Kaya, no worries, no? Pag ho, Sinovac, no problem ho kapag dito lang ho naman kayo. Meron ka lang problema saka, kung ikaw ano, OFW. Ted, wala akong balak umabsent dito sa aking segment. Kaya wala akong balak mag-abroad. Oo nga. Ako, papansin ko nga. Gusto ko mag-abroad, pero hindi rin ako mag-absent. Mag-streamyard ako sa abroad. Okay ba yun? Mag-abroad ka? Pira na lang. Wala pa akong pira eh. Pag magbibigay ng pocket money si baby, mag-abroad ako. Okay, pero ano ha, kung minsan, alam nyo, yung mga nagbabakasyon na mahaba at matagal, pag magbalik, wala trabaho. Ayun ha? Na nga eh. Ayoko naman. Napapansin niyo yung ganun? Ayoko. Hindi ako magbabakasyon. Dito lang kami ni Pastor. Dati-rati, meron ako pinanggalingan na istasyon. Ganun dito lang kami. Dito lang kami ni Pastor. Okay lang kami nagbakasyon, dito. Nagbakasyon yung dalawa. Pagbalik, hindi na kasama sa newscast. Baby. Tapos tinanong ako. Kung alam ko ba raw. Sabi ko, hindi ko alam itong nangyayaring ito. Kasi nga nag-abroad lang ang babalik namin. Iba na anchor dito. Kaya ikaw... Sabing ganun. Bumalik ka agad sa Webes, ha? Hindi, sabi ko, wala akong kinalaman dyan. Ba't ikaw ang natira? Ewan ko sa kanila. Oh no. Ganun talaga. Okay. So, hindi, may lakot si... Happy Tuesday, Pastor. Ingat ka. God bless Sige you. Po. Ted, thank you. Yeah, ito po yung daily brother, daily dose of inspiration. See you tomorrow. Thank you, Brad Javelis Copides. Serve the people. Serve the people. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.